Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglebaklebak na dyan with evidence na ko po nakakatawa or nakakilabot or totoo ba itong nagpakita na si Pastor Apollo Kibuloy at pinagtawanan ni Pastor Apollo Kibuloy si Nectory mga kabibig na sobra kasing lutang, sabi ng ilang netizen. Hindi natin na matanto kung ano ang pag-uutak ni Nectory na until now ay naniniwala pa rin siya na si Pastor Apollo Kibuloy ay nasa loob ng KOJC, nagtatago daw sa underground. May secret underground room daw si Pastor Apollo Kibuloy kasama yung ibang mga kinasuhan. Kalerke naman yan si Nectory. Eh kung ano-ano mga pinagsasabi. So ito mga bibig, may nakita akong post, kabibig. During ito sa live kahapon, I think kagabi, nakita ko lang ito na talagang maraming tao ang natawa. Oo, ito ay live kagabi sa KOJC kung saan maraming dumagsang dabawenyos at merong silang nakitang nag-comment sa live streaming ng SMNI. Apollo Kibuloy ang kanyang komento, ang tanong kung mahanap ba. Oo nga, no? Mga ilang, 16 hours na ba? Or parang 24 hours na ba silang pag naghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy pero hindi na nakita. Kaya nga, tinanong ni Pastor Apollo Kibuloy, mahanap niyo ba ako? Yun ang nakakatawa mga kabibig. Kaya nagpakita na si Pastor Apollo Kibuloy. Saan? Sa Facebook. Ay, nako kabibig. So kaya nga tawang-tawa ako ngayon sa mga post ng ating mga ilang netizen. At eto pa mga kabibig ha. Sa isang interview ni General Torre, tawang-tawa si Mr. Real Talker kasi may sinigaw. Paretang natakot itong si General Torre sa sinasabi ng isang netizen. So, panoorin natin kabibig ha, kung ano ang sinabi ng isang netizen. At parang nagulat. Si Pastor daw ala sa langit. Ang mukha ni Torre. Okay, pero nandiyan na kami. Nandiyan sa langit si Pastor. Ano daw? Ang gusto ko na sa pagmumukha. Nandiyan sa langit si Pastor Apollo Kibuloy. Nako, ewan ko ba? Ay, para yatang parang ginawang comedy na itong paghahanap ni Pastor Apollo Kibuloy. Parang nakakatawa. Kasi of course, yung KOJC members, kailangan talaga nilang suportahan si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi naniniwala sila na walang kasalanan si Pastor Apollo Kibuloy. And the other way around naman, ang mga PNP ay kanila ding ginawa ang kanilang trabaho. Pero sobra naman pong panggigipit ang ginawa ng iilang mga pulis sa KOJC members. Kung sana pwede mag-usap-usap sila ng maayos, pero hindi eh, may isang pulis kung saan nilagyan ng pepper spray ang isang KOJC members. Diba, napakasakit namang tingnan natin na kapwa Pilipino ay nag-aaway, kapwa Pilipino ay isang Pilipino, inabuso ang isang Pilipino na wala namang ginawang masama. So ito, parang hindi na magets ni General Torre kung nasaan si Pastor Apollo Kibuloy, kung ano-ano lang mga pinagsasalita niya na nandoon daw si Pastor Apollo Kibuloy sa loob ng KOJC, natatago sa underground. Ala, underground talaga, no? Tapos nasabi pa niya, kasi malawak ang KOJC, kaya kailangan, one-fourth pa lang daw ang kanilang na-occupy or na-search kung saan si Pastor Apollo Kibuloy. So, ito ang isang interview ni Torre na marami na siyang binigay na informasyon. Ito na ha, baby. May
nandyan daw sa loob si Pastor Apollo Quibuloy at ataka sila ngayong gabi. Ay, nako, nako. May informant daw sila sa loob. Sino kayang KOJC members ang tanga na yung kanilang pastor ay kanilang pastor ay papain nila kay Tori? Or baka, ano lang ba, baka pinajok-joke na nila itong si Tori para mamukhang tanga. Go. So yung pag-unabog natin, bakit hindi natin nakita? Ilang search na tayo, hindi natin nakita? One fourth pa lang. One fourth pa lang, hindi one whole sheet of paper. Ako ano? Tore, one fourth pa lang. One fourth pa lang pala, hindi one whole. Heartbeat. Ah? Yung pinagalang sinasabi nyo kami. So hindi ba titik ka heartbeat? Informant nyo pala. Asay ko doon. Dapat sinabi ang informant ko nasaan. Information ko. Ano pong comment ninyo sa mga sabi sa pinaplano daw i-take over ng year 11 yung
kay OJC. Nakanap lang namin. Wala naman kami kapatid ng cover yan. Hindi naman namin yan. So hindi pa rin tayo magpapasok? Sako. Talaga? Pero ano po yung... Ano po yung reply natin sa letter kanina na parang pinakita po ng secretary ng Torreon Law Office? Yes. Yung kanina po, yung may... Ang drama pala. So, 1/4 lang pala ang kailang nakita. Hinahanap nila yung heartbeat ni Pastor Apollo Quiboloy. Na baka modern naman ang kagamitan ng Pilipinas, no? At merong sagot si Jinggoy Estrada. Ah, Jinggoy ba? Si Senator Bato de la Rosa tungkol dyan. Oh, ano, ano ang sagot mo, Senator Bato de la Rosa, tungkol sa heartbeat? Oh, ito na. Kasi yung search nila kanina pa, bakit babalikan pa? Meron daw sa algorithm pan heartbeat. Sabi nila heartbeat mo, babalikan nila yan. Kasi mo na ilalim ng lupa. Hanapin na yung heartbeat na yan. Puntahan nila kung saan yung heartbeat. Baka pala kayo sa ilalim ng lupa. Kasi yung search nila kanina pa, bakit babalikan pa? Meron daw sa algorithm pan heartbeat. Heartbeat. Sabi nila heartbeat mo, babalikan nila yan. Sa ilalim ng lupa. Hanapin na yung heartbeat ng palaka. Ay, nako. Nakakatawa mga pangyayari. Yung parang nagmukhang tanga ng ating PNP dahil sa heartbeat. So, yun lang po, mga kabibigan ating ladies, libag-libag for today. Basta ako, maghihintay tayo kung kailan mahanap ang heartbeat ni Pastor Apollo Quiboloy. Yan lang po mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Baka mapunta natin ang heartbeat ni Pastor Apollo Quiboloy kasi 1/4 pa lang ang kailang ng monitor. Bye everyone! See you next time!